Iminumungkahi sa kamera na hindi na ang Pangulo ng Bansa ang magiging chairman ng Board of Directors ng isinusulong ng Maharlika Wealth Fund. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, mapupulitika lang kung ang presidente ang mamumuno sa Board of Directors. Mungkahi ng isa sa mga may akda ng panukala na si Congresswoman Stella Kimbo, sa halip na Pangulo, Secretary of Finance ang maging chairman ng board. Matapos naman tanggalin ng SSS at GSIS, inirekomenda ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sa BSP, Land Bank at Development Bank of the Philippines kunin ang pondo para sa Maharlika Wealth Fund. At ngayong hindi nakasali ang SSS at GSIS sa pagkukunan ng pondo, nagpahayag na rin ng suporta ang economic managers sa Maharlika Wealth Fund. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno, subok na ang Sovereign Wealth Fund bilang investment vehicle para mapondohan ang malalaking infrastructure projects at makamit ang economic objectives ng isang bansa. Bagamat hindi kasama ang SSS at GSIS, pwede pa rin daw silang voluntaryong sumali kalaunan. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.